So yan mga anak, no? Dito tayo sa ating munting sardin o bakanting lote. Ngayon mamimitas tayo ng ampalayan. Kita-kita nyo, napakaganda. Isang ampalayan. Daw, libre lang yan, kaya magtanim na kayo sa inyong mga hardin. O kaya kung may bakanting lote kayo, kahit sa paso, pwede rin. Kakalibre kayo ng ulam. Dalawa na tayo. Yan. O, tatlo na, di ba? Kaya lang, tignan niyo yung kulay. Iba, no? Maputi. Siguradong hindi ito mapait. Tignan natin ito. Baka maunahan pa tayo ng insekto. Meron tayong dudutuin ngayong kinisang ampalaya. Tara, lutuin na natin ito. Yo, what's up mga anak? Welcome sa Boss Jojo TV. At sa araw na to, ang lulutuin natin ay ginisang ampalaya with egg. So nakita nyo naman kanina sa intro natin na namitas tayo ng ampalaya dun sa ating bakanting lote, no? Kaya nakalibre tayo ng pang-ulam ngayong pananghalian. So ang kakailanganin nating ingredients para sa araw na ito ay bawang, kailangan din natin ng sibuyas, mantika, kamatis, itlog, paminta, asin, at yung ating ampalaya na pinitas natin sa ating pakantin lote. So, ang kailangan lang natin gawin is hiwain muna natin yung ating ampalaya. So, madali lang naman yan. Tanggalin natin yung mga dulo-dulo. Tapos, palitan natin yung kutsilyo natin. Hiwain lang natin sa gitna. Ayan. Medyo pahinog na rin siya, no? Pero okay pa yan. Ayan, medyo matigas, ha? Ayan. Tapos, kukuha tayo ng kutsara. I-scrape lang natin yung gitna niyan. Tatanggalin natin yung nasa gitna niyan. Kaya kung meron kayong bakanting hardin, eh wag na kayong magatubili. Magtanim kayo dyan. Kahit sa paso lang. Kita nyo, nakakalibre tayo ng ulam. Lalo na sa panahon ngayon. Napakamamahal ng bilihin. Kaya malaking bagay yung meron tayong tanim sa ating munting bakuran. Kahit sa paso lang, pwedeng-pwede yan. So, ang kailangan lang natin gawin is hiwain natin to. Ayan, padiagonal lang. Pag bibili kayo ng ampalaya, mga anak, ang pipiliin nyo is yung anong tawag dito? Hindi masyadong kulubot. Para hindi ganun kapait. At mayroon namang isa pang technique para hindi ganun kapait yung ating lulutuing ampalaya. Pwede nyo siyang ibabad sa tubig na may asin. Or at least 30 minutes. Tapos tsaka nyo siya pigain para hindi siya mapait. Pero kami, hindi na namin kasi ginagawa yun. Kasi gusto namin medyo may pait para andun pa rin yung sustansya. Pero kung may mga batang kakain, pwede naman. Once na mahiwa na natin yung ating ampalaya at nahiwa na rin natin yung iba pa nating ingredients, ang gagawin natin is magpapainit na tayo ng ating kawali para igigisa natin siya. Kagaya nga na sinabi ko, madali lang to kasi gisado lang naman to. Kaya kayang-kaya nyo rin to. Ngayong mainit na yung ating mantika, igigisa natin yung ating sibuyas. Uunahin ko yung sibuyas para hindi kagad masunog yung ating bawang. Ayan. Isa-gisa lang, halo-halo, ganun lang kasimple. Kaya lahat ng mga lulutuin natin dito, siguradong kayang-kaya nyo lutuin. Ako nga na hindi ko sinero, kaya ko, di ba? Kayo pa kaya. So ngayon, susunod naman natin yung ating bawang. Diba? Walang kahirap-hirap po. Simple-simple lang. Walang masyadong maraming kung ano-anong rekado. Healthy pa. At syempre, fresh na fresh yan. Walang halong chemical dahil galing yan sa ating bakuran ng ating ampalaya. Ngayon naman, isusunod na natin yung ating kamatis. Ayan, mas maraming kamatis, mas masarap yan. Diba? So, once na okay na yung ating kamatis, mga anak, isusunod na natin yung ating hiniwang ampalaya. Diba? Napakadami nito. Sakto-sakto sa amin to. Then,
mix-mix lang natin siya. Ayan, haluin lang natin siya ng konti, no? Huwag kayong matakot haluin yung ampalaya. Hindi totoong pag hinahalo, mas lalong pumapait. Huwag kayong maniwala doon. Hindi yung totoo. Kasi matagal na ako nagluluto ng ampalaya. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng paminta. Ayan. Ito, walang daming ano, ha? Depende sa inyo yan. Sa panlasa nyo, walang sukat-sukat dito. Tapos, lagyan natin siya ng konting asin. Pwede rin patis yung gawin yung panimpla, ha? Mga anak. Ngayon, naigisa na natin yung ating ampalaya. Dadagdagan natin siya ng tubig. And then, tatakpan natin hanggang sa maluto yung ating inisang ampalaya. Dagdagan natin siya ng konting tubig. Para lumambot siya, no? Madali siyang maluto. And then, tatakpan na natin siya. So, takpan lang natin at hayaan natin siyang kumulo ng mga ilang minuto hanggang sa maluto yung ating ampalaya, no? Habang inaantay natin yan, magkakrack na tayo ng dalawang egg. Ayan, dalawang itlog para dun sa pang finishing natin mamaya. Ayan, kuha lang tayo ng tinidor. Ayan. Ibit lang natin siya ng konti. So, stay put lang yan at antayin natin maluto yung ating ampalaya. Sa huli natin ilalagay yan. So, after few minutes, pwede na natin ngayong tignan kung okay na yung ating ampalaya. Ayan. Once na okay na yung ating ampalaya, pwede na natin ngayong idagdag yung ating beaten egg. Ayan. Kalat lang natin, no? Yung dami ng itlog, depende rin yan sa inyo, ha? Sa akin kasi ang nilagay ko is dalawa lang kasi actually, normally, hindi naman namin siya nilalagyan ng itlog pagka sa amin, no? Ayan. Tapos haluin nyo lang ng konti. Kung nabiting kayo sa itlog, pwede nyo dagdagan. So, ganun lang kasimple, mga anak. Ready na ang ating ampalaya gisado with egg. Okay. So, magpiplating na tayo. So, ito na. Ready na yung ating ampalaya. Ayan. Ganyan lang kasimple. Magluto ng ampalaya gisado. Ayan. So, ito na ang ating ampalaya gisado with egg. So, kung nagustuhan nyo yung dish na to, please like the video and subscribe sa ating YouTube channel. At huwag na rin kalimutang pindutin yung notification button para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap ngunit mura na mga recipe. Kaya maraming salamat. Kain na!